Okay. Continuation to ng luma kong video. It's about MP2 program ng Pag-ibig Fund. So, ano ang mangyayari kapag hindi mo natapos hulugan o hindi mo na ituloy yung paghuhulog na sa mutual fund na kinuha mo? So, we will talk about it. Pero, para sa mga bago lang sa video na to or hindi nakapanood nung lumang video ko na ililink down below ko na lang. So, yung MP2 program is a separate program from the regular Pag-ibig Fund. Yung regular Pag-ibig Fund, para sa mga magtatrabaho pa lang, syempre yun yung monthly contribution natin na kinakabsa sa sahod natin, employer natin. Or kapag may business ka, yung maghuhulog ka individually. So, itong Pag-ibig Fund na to, itong MP2 program, ito yung mutual fund na kung saan mag-i-invest ka. Tapos, monthly ka maghuhulog. So, basically, yung MP2 program is a mutual fund. It's an investment. So, monthly, maghuhulog ka. It's up to you kung magkano. Pero, ang minimum amount nila is 500 pesos. And, ang minimum year to join is 5 years. So, every month, ako, naghuhulog ako monthly ng 500. And then, for 5 years, dun palang mature. And then, kapag na-reach mo na yung 5 years, dun mo palang makukuha yung pera mo, yung lahat ng hinulog mo from day 1 to the 5th year, kukompute nila yun with 5-6% interest. So imagine, i-compare mo yun sa banko, hindi mo kikitain yung interest na yun sa regular savings account mo lang. So bakit mas maganda? Mas maganda and bakit safe mag-invest sa MP2? So first is because government to, kasi never naman mawawala yung government, nandiyan lang yan. Pangalawa is, eto na nga, kapag ka hindi mo na ituloy, anong mangyayari? Hindi mo na tuloy-hulugan. Ito na nga, maganda dito. Hindi mako-forfeit yung mga perang hinulog mo from day 1 up to when ka nag-stop. Hindi siya mako-forfeit, makukuha mo pa rin siya, pero dun sa ika-fifth year. Unless may aksidente ka, disability, or namatay ka, dun mo lang makuha yung pera mo na kahit wala pa sa ika-5 years mo. Pero kung like ako, hindi ko lang nahulugan dahil umalis ako ng bansa, hindi ko na naasikaso, naging busy na ako, nakukuha ko pa rin yung pera ko on the 5th year, kapag nag-mature na nga yung fund mo, nakukuha ko pa rin yung amount. Tapos may interest pa rin siya, pero depende doon sa nahulog. I'm on my 4th year na, supposedly. Pero parang 2 years lang ako nakahulog. So hindi ko na siya nahulugan ever for the last 2 years. Pero kinonfirm ko talaga na makukuha nga talaga kahit hindi mo siya makompleto. Ano lang, kung magkano yung hinulog mo, yun ang makukuha mo. Yun lang din yung interest. Based dun sa hinulog mo, ganun lang kalaki. And in-encourage ko lahat ng mga freshers, lahat ng mga entry level, lahat ng magtatrabaho pa lang. Kasi ako nag-start ako, entry level pa lang ako. First job ko yun, nag-start ako. Kasi dun lang naman, nung year lang naman na yung na-introduce yung MP2. Na actually, nalaman ko lang yun about dun sa boss ko. Kasi nga yung boss ko is nag-member pala dun. Tapos nakwento niya sa akin, natuwa ako. So, try ko. Kaya kinuha ko yung pinakamaliit na amount. So yun, be wise and mas bata ka, mas maganda yung may ipon ka na while you're